Kung hindi lang puno yung freezer ko, babayad po ako ng license. Kapag maagos po ng tubig na ganyan mabilis, kailangan po ng license. Pero pag mga late, hindi po nag, wala pong booming yung tubig, pwede pong mamingwet ng debulate lang. Lalo puno po yung freezer ko. Marami po isang nahuli po rito, kaya marami po nang isa pag ganito, pag ganitong autumn season. Pero ba naman ang hindi maingit na mga isa sa ganitong lugar at mahikay, di ba? Pakalinis. Kahit saan ang gulo, malakas ang dating, napakabangis. Talagang panalo-panalo. Hindi po ako, ito po ang lugar. Ito lugar. Napakaganda talaga. Wala ko sasawang mabalik-balik dito. Itong araw po mga kaumbay, walang po sa Pinilakan Lakbay. Ayan. Ngayon napakaganda po ng panahon. Tingnan po ninyo yung tubig. Naway safe po ang lahat. May dumalakas po ang agos dahil malalim na naman. Nagulang po kasi yung mga nakarang araw eh. Dito po ulit tayo sa Rapids. After 4 days, bumalik po ulit. Bumalik po ulit ako dito dahil alam po na marain na naman kabot. Nakakuha na po ako. Nakikita ko po sa inyo at sobrang saya ko na naman po. Paborito ko pong kabuti po itong ship quality. Isa po sa paborito ko na napakasarap dito kanin at sinisim. Ay, sobrang nakakarilax. Sana lahat ng lugar ganito na malinis na pupuntahan. Ayan, bumalik naman po tayo dito sa Rapids. 4 days lang yan. Meron naman po tayo makikitang ship polypore. O diba? Dami. Sana marami tayong makuha ngayon kasi gusto ko pong maraming i-dry. Napakasarap po kasi nitong kabuti na ito eh. Sisayin nga mo. Medyo madilim na rin kasi yung kalsada ginagawa. After work, gubat para makakuha ng fresh air. Kailangan pong lumabas-labas dito para yung health ay maging yung immunity. Kailangan po talaga ng fresh air. Hindi po kailangan naka-stay lang sa bahay. Ganda po nitong kabuti na tunok. Imagine after 4 days lang kung pumunta po tayo dito eh. Ito na naman eh. Ayun po kaganda ka pag tinatakbang po ang mycelium eh. Meron pong babalikan. Hindi po yung basta kuha lang ng kuha. Imagine yung puno nyo no. Makabuti po talaga para mga chismosa. Sila yung mga mycelium. Na kaya talaga gawin nyo nakakalat na. Hindi na mapupuksa. On a positive way, ang kabuti, may pakinabang iwa. Sa chismosa, may barangay. Ito ang ganda oh.
Bilis tumubo. Ilang beses, dalawang araw kasi umulan eh. Tignan nyo po, parang maliit yung ibabaw, pero pag hinugot po yan po, taba ng tangtangay, di ba? Yan, kahit parang tagong-tagong eh. Siyempre, puting-puti, kitang-kita. Ganda, sarap ang gutin ito. Ito rin, sarap ang gutin. Nakita ko na po, nagkaalat na dito mga yang, mas maganda. Ano ko ito? Sarap po good. Lalim. Oh, naputol sa yan. Yan nyo na. Pare may silium eh. Sunod-sunod na yung nakikita ko dito. Mga yang bans. Ito may uod. Yun. Medyo malaki. Mas gusto ko yung mga gantong size kasi masarap. Ang lalim ng tangkay. Yun. Naku. Pati ito na ano, nabunot yung mga maliliit. Yung mga ibaon sa ilalim. Eh sayang. Eh sorry. Tubo pa yan. Turog tuloy itong pinuturog. Ang dami po. Ito po, ang October po itong ano na to. Kabuti. Kaya sobrang lamig. Hirap manguha. Masakit po sa kamay. Lalo na pag minus temperature.
Huwag na sayang. Buti walang gano'n na pupuntang tao dito. Hindi napaka na itong mga kabuti na ito. Bakit hindi naman masyadong puntahan ko eh. Sa mga nagsusulok-sulok lang. At sa mga arbatero lang. Dami yan, ang laki. Mali, kailangan ito danda. Kasi laki ng mga tanglay sa ilalim. Parang isang ano siya eh. Parabara siya ibabaw. Para isang ano na lang, hiklatan o bunutan. Nahanap ko eh. Nahanap ko yung yun. Taba ng ilalim. Ha? Huwag kang mapuputo. Naku. yun. Nakuha natin ang buo. Saka natin may sigam na maayos. Laki. O di ba? Ganito. Kasi natin mabuti. Ayoko na magdala ng mga dahon-dahon na malibit sa bahay. Marami na naman ang maidadry nito. Tanggalin po natin itong ito, ibabaon ko po ito kasi magandang ano po ito eh, magandang breeding. Magandang ano pagkaka tubo. Ayan. Ay, diba? Ganda, ang laki. Ayan po. Kasi ito, ibabaw ko po dito sa medyo mas mataas yung hindi nadadaanan ng tao para spread ko para sunod na mga punta-punta ng ibang tao dito at ako. O diba? Tugunan natin. Sarap talaga sa tenga ng ano, agos ng tubig. Pabanta po eh, daytime yung mas maliwanag, marami nang pipishing. Ngayon wala po kasi medyo malamig na.
Simple po ako doon. Simple po ako doon, mga kababayan, kasi mga tao po sa kabilang bonfire. Ito na ako po ang dalawang shunter. Tago ko baka dumingin malaman kung saan ako na nangaharbat nito. Di ba, ganda. Tuloy natin. Italat natin yung mycelium dyan sa tabi-tabi. At dalawa, okay na po yan. Ayan po mga kababayan. Ito na po tayo sa bahay. At meron na naman pong idadry. Ito pong sheep polypore. Itong sheep polypore, paboritong-paborito ko po ito na parang gawin chicharon. Masarap po ito sa chop suey, sa pancit. Saka masarap din po ito. Itong sheep polypore. Itong nililinis ko po siya. Ito. Sige, chanterelle po muna tayo. Ito po chanterelle. Masarap po itong gawing sandwich spread. Masarap din ito po ito sa cream. Pag niluto. Tapos mayroong mga young potatoes. Napakasarap po. Sa salt po, medyo late po yung pagtubo kasi mas warm po doon. Dito po natatapos na po kasi lumalamig na rin ito sa north. Mas malamig po dito sa north. Imagine yung punin nyo, no? Walang katapusan sa pagtubo yung mga kabuto dito sa kayong mga berries. Kayo na talaga magsasawa sa pamuhoy. Pero pag inisip nyo, wala nito sa winter season. Kailangan mag-ipon ako. Kaya marami po ditong nangunguwa na nguwang kabuti sa mga berries bago mag pag-umag winter season at dinadry. Ito po si polypore. Mas gaganda po tubo nito. Hindi po tayo nakapunta doon sa lugar ng may machutaki. Dahil sobra po busy ako ngayong araw natin. Kaya medyo late po tayo napunta. Tapos yung mga kaibigan ko po kasi mag-Christmas. Tapos na po yung mga holiday nila. So, iniintay ko po rin sila. Para samahan po ko sa forest at tulungan ako sa pagkuha ng video. Kasi syempre, pag nagmamadali, hindi po ma-enjoy yung pangunguha ng kabuti. Tapos kuha ng video, matatagalan. Ang ginagawa ko, nagluluto po muna ako. Para pagbalik po dito, may papakain po ako sa kanila. Ay nako, natawa ko sa mga jokes nila kanini. Mangangayayan daw sila kasi siyempre uwi po sa Pilipinas. Yung mga nire-request mo nila ng pagkain na hindi ko na daw maluluto, pancit, Shanghai. Kasi hindi daw alam dito kung paano lutuin yun. Pansi Shanghai adobo, michado, gusto po nila yun. Tapos ito pong crispy kabote. Noong dati hindi sila nakakain eh. Ngayon nakakain sila. Sabi nila, sarap pala ito sa shepoli po, ang ganyan crispy ko po. Nung first time, dito nung this year, nakakuha po tayo. Sandaling-sandali lang. Ubus na. Sabi nila, talaga parang chicken ang lasa. Sila na rin nagsabi. At hindi daw nila alam mga kabuti. Alam na nila yung mga
sip na kainin na masasarap. Dahil po sa akin. Kasi dati takot na takot po sila eh. Nung una niluto ko, naku, nagdadalong isip pa sila sinusubo, kung susubo nila. Kala nila sinusubukan ko sila. Inihintay nila ako muna kumain. Ayaw nalang sabihin na ikaw muna. Diba sa Pilipinas ganun po tayo. Kung para siguro. Sabihin natin, ikaw muna ba? Para kung may matitigok dito, ikaw mauna. Eh, ganun. Sila hindi po. Ayaw nila sabihin mo, oh, hinihintay lang nilang kainin ko. Naramdaman ko na kasi tumitingin po sila eh. Nung kinain ko yun, kain siya sa sarap na sarap po sila. Tapos masarap din po ito sa ano, Bicol Express. Meron po dito ng ano eh, yung cauliflower fungi o cauliflower mushroom yun. Wala po dito sa North. Sa South meron po. Nakuha, yun po. Yung ate ko po dun eh, kailan po sa taas, napunta dito sa North. Nagluto po noon. Ginataan, mamaangham, napakasarap. Gusto ko yung mushroom na yun. Kapag napunta ako sa South, di ko lang kung kailan. Baka next year pa po yun. Yung bukas, sobrang busy talaga. Pag-uwi ko po sa Pilipinas kasi yun po yung pinaka-priority ko. Yung laging bisitahin yung nanay kong chismosa. Yung nanay ko. Sobrang naman yung dami uod. Sayang itong kalahat eh. Baka wala eh, meron. Namimbis ako lagi yun nun eh. Marunong na mag-ano? Mag-video chat ang bruha. Hindi, father ko po marunong na. Ang ganda po kasi sa social media ngayon, yung communication talagang napakadali po. Mahanap yung hinahanap ninyo. Yung father ko po ano eh, nakita niyo po yung mga mag-anak po niya. Sa norte. Talaw niyo kasi Ilocano po yung father ko eh. Tuntua po. Pero napansin ko pa sa social media, di ba? Yung sobrang excited kayo. Nahanapin yung mga taong namimiss nyo noon. Tapos pag nakita nyo, inuusap kayo ng usap. Kasi anytime pwede kayo mag-usap. Misa nawala po yung excitement. Ano? Totoo po yan. Hindi ka tulad po nung araw yung sulat. Diba ito yung may sulat na darating. Parang lang po sa akin ha. Parang mas na-appreciate nyo po yung sulat. Kasi yung hindi kayo magkakasawaan sa pagkikwentuhan ha. Hintayin nyo ulit magandang susulat. Ngayon, nararamdaman ng father ko kapag nasa Saudi siya. Mas ano pa talaga nun, mas malungkot dahil sulat ang hinihintay. Ngayon, may social media na napakadali na lahat. May video call pa, di ba? Ba talagang teknolohiya ngayon? Kaya teknolohiya ngayon eh, lahat ng bagay ay, ano? Na mamanipula yun. Sabihin eh, nakokontrol tayo sa maraming bagay. Unang-una, yung mga chismosa, noon, di ba? Nasusunog sa ilalim ng araw sa harap ng mga tindahan kahit walang puno. Sige pa rin, di ba? Bibili isang bote na soft drinks pero maghapon sa harap ng tindahan. Pero ngayon, di ba? Mapuputi na sila. Bakit? Siyempre, naka-GC na sila. Hindi na naglalabasan ng bahay. Baka babarangga. Sabihin, hindi visible. Tapos magpo-post pa ang mga bruha na mas, ano, ganito. Mas mainam ng tahimik. Mga ganun pa mga post nila kaysa makasali sa gulo. Mga ganun, mga ano, mga nagmamalis, mga impact. Ganun. Pero sila mga promotor. Tapos yung mga chinichismis nila, kapitbahay, alam mo agad ito nangyari. Alam ko na po yun dahil marami na po kung nakitang ganyan na hindi nakita, narasan po namin ito, narinan namin kapamilya eh.
winalang niya kami dyan. Ito po ang halong biro. Siya nagkwento tapos eh, nung nalaman na nagkagulo na, susugit sa bahay niya, oh, nabalita ako ganito, bakit ano ba nangyari? Eh siya namang buruha ang nagkikwento. Ang nanay ko napakabait, hindi po talaga mapagpatog. Kasi may sinisip ko ng nanay ko, una-una, kahit sinisiraan po siya ng ibang tao dahil sa aming kahirapan, may namaliit. Ang katwira kasi ng nanay ko, huwag mo, yun nga, yung literal na kasi, pag pinukul ka ng bato, pulin mo ng tinapay. Kapag kasi, pinatulan mo yung tao, sasabihin ng nanay ko, mas malala ko doon. Sasabihin lang yung nanay ko, kapag pumatul ka sa luko-luko, mas duko-luko ka. Kaya palang nanay ko, mapagpatol sa chismosa, kasi mas chismosa siya. Hindi, joke. Mas ko na siya yung nanay. Sa Pilipinas yun, dami request na kakainin. Ang mabawal naman sa kanya. Tapos magkagali pa sa akin ng bruka, iniisip ko lang naman yung kalusugan niya. Para humaba ang buha niya. Sasabihin ko na nga ito para malinig na impact. Pag ganyan po sa salit, hindi ko po binabasa sa nanay. Ganyan po talaga. Gusto ko, pag narinig niya po yung mga ganyan salita, alam niya po, mahal ko po yun. Hindi ako makahindi doon. Kapag gusto ng bilhin noon. Kasi sinasabi niyo, minsan nagbubuisit ako doon eh. Pag nagbubuisit eh. Kasi, lagi sinasabi niya na matanda na siya, ayaw niya nang gawin yung mga ganito. Sabi ko, ay nako. Kasi well, ano daw, konting ilang taon na lang daw, lalagay sa mundo. Sabi ko, ayaw pa kayo siya magsasalita ng ganun. Ganun mga sinasabi nun eh. Pero pag inaabutan ka ng pera, ganito. Ganito ang siste. Ang nanay, oh, eto. Wow, ang ngiti nun ako. Lagi sinasabi, perahin mo na lang. Nanay ko po, ano, hindi po yun. Paladaing pero hindi po yun yung manghihingi. Dadaing niya pero hindi yung manghihingi. Kasi nga po, utang yun sa amin, pero eh, kunyari utang, hindi naman babayaran. Pero kaya po naman yung saliva. Ganun po mga nanay, titignan po nila kung hanggang saan yung hindi naman saan kung gusto nilang parang maglalambing lang sila minsan. Lambing po tawag dun. Kapag umutang po sa inyo mga magulang ninyo, nako, huwag naman kayo magmalaki na parang kayo nagluwalas ng magulang. Parang binaligtan yung mundo. Naku. Mga ganun, ano nga yung mga sarap pagsasapo. Naman tayo. Hindi, marami lang po akong iniisip ngayon. Kaya, pag-uwi po ako, mas gusto ko po ngayon spend po yung oras ko sa mga mahal po sa buhay. Lalo na po sa mga magulang ko kasi doon sa mga peking kaibigan ng mga buhusit. Hindi naman mga peking, mga may hugot po talaga ako sa kaibigan kasi may mga hindi kayo nagsusumbat, di ba? Yung pagtulong, tutulungan ninyo. Tapos second life na nila. Tapos eh, yung taong pakikasama nila yung tinulungan kayo, pati mga iba ka mag-anak, tinulungan sila. Mas pinapakasan naman pa nila yung mga taong hindi tumulong sa kanila dahil nakikipagsosyalan. O di ba, mahirap pong magsasalita na wala utang nilo. Ayoko pong ganun. Ayun ang ayoko pong marinig. Ayoko rin sabihin. Kasi kapag nagbigay po tayo, huwag po tayong mag-expect o mag-antay ng kapalit. Pero siyempre, yung konsiderasyon man lang, di ba? Makikita natin. Kahit di man sa atin ibalik eh. Kahit sa mga ibang taong tumulong sa kanila, makita mo man lang. Pero wala eh. Parang walang remorse. Eh, hindi remorse tawag doon. Walang konsiderasyon yun. Walang konsiderasyon. Ang hindi ko po talaga gusto sa lahat, yung mga nagpapasosyal pa. Yung naging pagpatalbogan. Ito po hindi general speaker na. I'm referring to
friends, sa mga kaibigan ko po, sa iba kaibigan ko na abusado. Tapos pagpupunta sa bahay ko, syempre hindi na po ako nag-expect na yung maliit pa lang kami, magkakasama na po kami, alam na po namin yung mga liko na bituka namin. Siyempre ako, sobrang tuwa-tuwa po ako, in-invite po sila sa bahay. Yung titignan yung bahay nyo na hindi na-appreciate, tapos sa hanapan pa yung hindi maganda. Yun ang hindi ko maintindihan. Opo, inggit po yun. Huwag na tayo maghalong plastic. Hindi naman kayo naghihintay na i-appreciate yung pinaghirapan ninyo. Okay lang na hindi appreciate. Ika lang nakikita hindi maganda tapos pipinta sa ba. Yeah. Busit na kabetot. Ika buwede ano? Parang ano kaya tinitira nito sa utak at ganito nasasalit. Ito po yan. So pong marinig po nila. Kailangan sila na yung kasi kinausap po na rin po naman sila eh. Nang diretso eh. Makakapalan po talaga mukha nila. Positive vibes na lang po tayo kung po na ganito. Siyempre, tao din po ako. So, yun po maglabas ng emotion. Pero nung sa post sa social media eh, yung problema mo hindi nire-require ng social attention. Totoo naman yung tama yun eh. Kasi yung problema mo hindi naman talaga. Kasi siyempre, ako po, pumasok ako sa social media as isang maliit na influencer. So, ibig sabihin, nasi-share ko na po sa inyo yung buhay ko. Iba po sa inyo, nagiging ka-close ko na. Na-add po ako sa Facebook, nag-i-kwento lang po tayo. Sarap din po yung ganito dito, kahit mag-isa akong nagsasalita. Ibig sabihin, kahit minsan, in-express ko yung nararamdaman ko, hindi naman ako manhid na tao. Yung kapala na ito kasi last time kung mapalang pagkakaan ko eh ang tagal madry, nilipisan ko na ito para mabilis madry. Sana bukas maganda ang panahon para may masmasan ang utak ko. Nasasabi ko lang po yung anong bagay kanina, pasensya na po dahil huwi ako ng Pilipinas. Misan-pinsan po kasi ko na hindi ko pa sinusumbat ito, natilulungan ko siyempre dahil kasugod po siya sa ospital. Kaya lang ayun, ngayon, katapos namin tulungan lahat, wala, iba pa rin na pinakikasamahan. Pasosyal pa rin. Bakit buhay naman niya yun eh. Kaya siyempre kami sobrang concern kung nangyari sa kanya yung bagay na halos mag 50-50 siya. Talagang pati mga pinsala namin tumawag sa akin, siyempre. Hindi ko po talaga siya matitiis. Pero kahit anong po mangyari, hindi ko po matitiis yun. Nag-ano lang po ngayon ang aking damdamin. Ito po yung malaki. Ito po yung kagandahan ano. Habang nanonood po kayo ganito, may chismis. Galit na galit ako sa mga chismoso, chinichismis ko yung mga kaibigan. Hindi, ako hindi po nababanggit naman ng mga pangalan. Marami po ang kaibigan na, kaibigan marami, pero yung totoong kaibigan, bilang na bilang lang. At ganun lang po, di ba ang buhay? So, ano mo mag-express? Para marinig niya rin to. Ang malaking nakuha natin. Para po ako nagdadissect
ng karne ng baka o ng baboy. Yan siya na po, ah. Nagkwento po ako ng mga ganun. Hindi rin tama yun. Kahit na hindi ko sinasabi yung pangalan. Pero gusto ko lang po siyempre mabawasan naman yung nasa puso ko. Tama po yun, ano. Pag nag-abroad, kala nila namumulot kayo ng pera. Pag nakita kayo umuusad ang buhay ninyo, totoo palayo talaga. Kala ko hindi. Kapitbahay ko pong matanda eh. Naririnig ko po. Kasi binuksan ko po yung bintana para pumasok po yung fresh air. Para nasa terrace siya. Parang may idin na po kasi humihinga ng malalim. Kahit hindi ko obligasyon siyempre tingnan yung kapitbahay ko. Tinatanong ko rin po kinakamusta. Kasi may mga edad na po talaga. Mga 80 plus, 70 plus. Napakababait pa na. Hindi naman po natin siyempre obligasyon na pakisamahan ng sobra-sobra yung mga kapitbahay po natin. Ang pinaka-importante po, magbigay po tayo ng concern o pagmamalasakit. Yan po yun. Pero, wag po natin sasabihin sa mga bata, halimbawa, may aksidente nangyari sa kahitbahay, may tumumba, tapos sasabihin natin sa bata, tingnan niyo yung mga kahitbahay, tingnan niyo everyday, wag ganun, wag po natin obligahin. Kasi, kapag may nangyari po sa kahitbahay at hindi nakita po ng mga bata, parang makukonsensya pa yung mga bata, di ba? Ang sabihin na lang po natin sa mga bata na, kapag may nangyari o hindi kayo nakitang komportable, tawag agad kayo ng tulong. Ganun na lang po. Kasi ito po yung natutunan ng mga bata po dito. Eh, tinuturo pa sa mga bata po dito. Saka napakabilis po ng tulong po dito. Pag tumawag kayo sa kayo, may hotline po dito eh, sa mga aksidente. Naku, few minutes nandito na po sila. Available po ang ambulance, helicopter at kung ano-ano pa. Lalo na sa mga isolated places, lalo na mga remote areas, mga probinsya. Yun, may mga, yun ang mga nangangailangan ng mga helicopter. Siyempre, may magpo-commit na naman. Siyempre, kuya, kumunti lang naman tao dyan. Hindi po nakabase sa daming o konti ng tao ang tamang pamamalakad ng isang pamayanan. Umumpisa rin po sa isang tahanan eh. At tulad po namin, halimbawa na lang po, pamilya po namin, anim kaming magkakapatid. Ang nanay ko po siyempre, hindi naman, kung babasahin natin, pagbabasahin natin yung pagkakilala sa lipunan na nakabase sa titulo o natapos. Para po sa akin, ang nanay ko po may taglay na karunungan na kahit di man siya nakatungtong ng mataas na antas sa ng pag-aaral, napakalaking edukasyon na tinuro niya po sa amin. Una-una po dun eh, maging mapagkumbaba. Garoon ng disiplina, makisama. Ayun po yung nagiging puhunan natin. Kahit wala tayong pera. Ayun po yung sinasabi ng mga magulang ko, maging mabait ka lang anak.
kahit saan ka pumunta, hindi ka magkakamali, makisama ka. Sabihin ng nanay ko yun, makisama ka sa kung makakalimutan magpadala. Hindi. Hindi gano'n ng nanay ko. Sabihin niya lang, basta kapag nakaano ka, naas ka, huwag mo na lang kaming kalimutan. Ganon din yung pinaganda lang sinabi niya. Labi na eh. Okay, sinasabi na nanay ko, basta tindi mo sarili mo, malimi mga kapatid mo, naging mabait ka doon dahil ang lakas mo kumain. Para mabawas-bawasan namin yung kilo na bigas na bibili natin. Hindi. Ano ko. Siyempre, huwag naman po tayo masyadong seryoso. Kailangan din po natin tumawa. Masayang po, tapos siya na po ko lagi po kung tumatawa, kinabubusit po ng iba. Kaya nabubusit po yung pagtawa ko, may apology. Masayang po talaga. Isip bata po ako. Totoo po yan. Aminin ko. Isip bata talaga ako. Oo. Mamas boy. Totoo po. Hindi ko ka nahihiya. Father ko minsan nagsiseryos eh. Nagsiseryos yung bruho na yun. Hindi ko daw siya nababanggit. Alam niya naman na mahal ko siya. Alabi pa. Mahal na mahal ko kung bapat na eh. Parang naka 3 layers lang tayo. Alam ko na talaga nakatapos na pala tayo. Ayan. Hindi ko na po lalagay lahat ng itong itong lahat ng layers na ano lang kasi kung nagtagal ako sa Porsche kagabihin ko tayo pero okay na po yan. So sa autumn autumn, tag-ngebe. Meron na po akong imbak na mga pansahog-sahog. Paano po, maraming salamat naman po sa inyong oras na ilan sa pinilakang lakbay. Alaga ang buhay po ngayon eh. Challenging, mahirap, maraming pagsubok. Huwag po tayong susuko. Hindi po kawalan sa atin kung may mga taong kinainggitan tayo. Huwag na lang po nating komprontahin. Pinakamaganda pong armas ay lumayo po tayo at paunlarin po natin ang ating sarili. Dahil maninigis lang sila lalo sa inggit. Joke lang! Para pa maraming salamat na po sa inyo oras sa ilan sa pinalakabay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God blessing at po lagi mga nakaraw.